Good evening. It's Wednesday again, Upper Zoom. Welcome to Upper Zoom Prayer, 8:13 p.m., February 9, 2022. And welcome. Kamusta kayo? Simulan natin siguro sa... magkakaroon tayo ng mga konting changes starting next Wednesday. Una, magwa one song na tayo sa worship. So, Minyong, Minyong, umano ka na, gumanda. Ah, ayan na. Minyong. Kilala niyo ba si Minyong? Minyong nang kilala si Minyong. Umabot niyo ba si Minyong? Di kasi sa lahat ng church, pagka tinawag ka Minyong, ibig sabihin, ikaw nakatoka mag-gitara. O, ganun sa church namin eh. Pag ikaw ang sinabi, oh, Minyong, maganda ka na, ibig sabihin, ikaw mag-gitara. Ayun, mag-one song tayo. Siguro, practice na rin. Yung song na kakantahin natin, that would be yung lineup sa Sunday. Para yung heart, eh, naaano na. Tapos, another adjustment would be magdadagdag tayo ng isang segment praying for members. Nabawa, for this Wednesday, lahat ng letter A at letter B na apelido, ipagpipray. So, nabawa, Anastasio, ganon. So, about Alma, letter C, Cruz. So, by family. So, isa-isa, pati yung mga bata. Pero ano lang, by... So, halimbawa, next Wednesday, mag-start tayo letter A, letter B. Okay, letter A, letter B, letter C. So, lahat ng mga last name nyo, pag nandun na fall, isa-isa yun yan, pag-pray sila. Okay. Good evening, Tita Fefot. So, yun lang yung major two adjustments. At saka mamaya makikita nyo yung ano, konting adjustment lang doon sa... Meron na tayong April... schedule ng facilitators. Alright, let's start. Siguro, let's start muna siyempre sa obvious. Yung ating praise report muna. Yan. Sinong gusto magsimula? Praise report. Ba, bumili ka ng bagong Subaru. Di ba? Praise report yun. Hindi pa. kaya, na-hire ka ng ano? Ng pag mapagali niya, Pastor, baka... ano? Baka mausog? So, mga blessing natin dyan. Ay, share na natin. Usually kapag ka, yung mga nagpa-prayer request sa inyo, eh meron ng mga positibo, paki-send na sa atin. So sino gusto magsimula? Sino gusto mag-start? Masama. Simulan na lang po namin. Ayan. Mm-hmm. All right. Sige, simulan niyo na. Raymundo Brothers. So, sa... Ako muna. Ayan, sige, Papa muna. Ayan. Pastor, may pang-down na ako. May pang-down na ako. Kung hindi na ako na ako. Yun. Nakuha po na yung balita tungkol sa car and may bagong balita with regards to it. So ayun po, nakakatuwa po na may yun nga po yung sasakyan po, and hopefully makuha na po namin gano'n siya. And then yung sasabihin ko po pala ay sikreto po muna natin to. Oh, wala naman nakakapanood. Nasa YouTube na. Sa YouTube po naman. Hindi siya nakarecord. Hindi siya mapapanood ng buong mundo. Ito po muna, pero hinahanap na po akong trabaho. Then, sabit na po ako magsisimula. Ano? Ulit? Magsisimula ka na? Magsisimula na po ako sa February 21. Yay! May work na si CJ! May work na si CJ. May feedback ah.
mag-meet muna tayong lahat. Hello? Sa atin ba yun? Sa atin ba yun? Ayan. Ayan po. Ayan, wala. Sa akin ba? At Tita Pepot, mag-meet muna po kayo. Tita Pepot, nakikimit muna po. Ayan, okay. Thank you. Okay, go ahead, CJ. Ayun po, magsimula na po ko this coming February 21 po. Work from home po siya, kaya nandun na po ko sa bahay. Ayan. So, may mamlilibre sa atin. May work pag-unan sweldo. Tapos, sasakay tayo sa bagong Subaru. Di ba, magbabaon kami yung plastic namin para pag nasuka kami, may baon kami yung plastic. Ay muna pastor yung ano yung parking kasi ang park kayo sa simbahan. Pag-try na din yung bagong apartment. Ay, sabay mo na yung bagong apartment. Di, ano, bahay na. Dito sa Santa Clarita para damay-damay tayo. Di lang ako nagda-drive pag ang mag-isa malayo. Nakakatawa naman. So, blessing, blessing. Wow. Happy-happy si Papa James. Next, sino ang susunod na magbibigay ng kanyang testimony? Testimony kasi nakakagane. Kumbaga parang, ano yun, it lifts up your faith. Diba? So, ako po, Pastor. Go ahead, Chai. Ano, lagi ko po sinasabi sa susunod, lalagyan ko ng date. Kasi minsan, pag nagpapapray po ko, pinagpipray pa lang. In-expect ko nga 2 weeks, 3 weeks. Kakapray pa lang, nandyan na. So, nakuha ko na po yung job sa LA. Opo. Although may mga, ano pa po on the side, like background check, mga fingerprint, ganun. I don't think it's going to be, kasi wala lang. Mabilis lang yan. Opo. Yeah. So ano, Valley ka? Valley ang ano mo? Sa Valley? Opo. Magkikita kami ni Sis Minnie. Ano mo siya sa Arlita? Sa mismo Arlita ba o hindi? Sa, o basta within the Valley? Within that, kasi depende po sa kung saan school ako kailangan. Pero one of these days, baka mapunta po ako sa school niya. Oh. Filipino rin ang nurse dun sa Arlita. Opo. Naka-leave daw ngayon, naka-leave. Opo. Baka i-relieve mo. Ganun nga po siguro. Yeah. So, kailan ka magsisimula na if ever? Timing talaga po kasi kung 4 weeks po yung parang timeline ng onboarding, timing sa lipat din namin. Oh, so March, April, May, June, bakasyon na agad, sosyal. Oo nga po. Nakapasok na po. June, July, bakasyon agad with pay. My goodness. Oh, iba talaga si Lord. Diba? Tama yan. Oh. Maglilipat na tayo sa ano, Marso? Marso po. Opo. Oh, naku, sana magaling na yung Bali ko para buhat-buhat. Pina-OT nyo na ba, Pastor? Ay, yung pala. Pag nabuti, pinaalala mo, bukas tatawag ako. Kala ako magpa-OT. Occupational, ano ba yun? Therapist ba yun? Therapy. Opo. Yeah. So, yun. Congratulations, Brother Jairus and Brother CJ and Papa James sa bagong... Naku, bango niyan. Amoy factory. Pagpasok mo, mabango yung sasakyan pag bago labas eh. Yan. Pa-drive na lang sa parking lot para matansya ko kung bibili rin ako. Kasi gusto ko rin yung cross-track eh. Yun. So, sino pa ang gustong ano... mag praise report. Pastor, praise the Lord. At nakakarating na rin si Mama dito, yung Mama ni Noel. Oh, yeah. Na po. February 15 ano? Tuesday. Opo. So sana po ano, pag-pray na lang po yung safe travel. Safe travel. Next. At pasalubong, joke. Ano po, for sa akin naman po, napasako po yung first standard test sa stats. Wow. Statistics? Up.
Oh, praise the Lord talaga. Lagi akong bagsak dyan eh. Pag naka tres lang ako, masaya na ako. Congratulations. Anybody else? Ako po. Kahit po, tita. Pinipitry po natin na lumakas yung heart ko. And latest, ano ko po, echocardiogram. Maganda po yung result. Wow. Maas na po yung rating ng ejection fraction ng heart ko. Wow. Compared sa dati. So, praise the Lord po. Amen. Nagwo-walking kayo daily, tita? Hindi naman daily, pero nag-active ako dito sa bahay, linis ng linis, lakad ng lakad, ganyan. Tama yun. Saka kung chance, naglalakad din ako. Yun. Yung ba sa tuwing umaga or hapon, na kahit na half mile lang, kahit 15 minutes lang, gano'n. Oo, oh, yung mga 10 minutes. Yun. Kasi ano yun, lakas magpalakas ng ano yun, resistensya ng puso. Para pagka in-stress test kayo, kayang-kaya niya yung ipasa. Parang gano'n. Yan, amen, amen. Galing, galing. So, happy tayong lahat, di ba? And anybody else? Si Sister Villaflor, nakalagay dito. Elsa, Mama Elsa Villaflor, wala na siyang back pain. So, praise the Lord. Oo. So, tsaka si Tita Fe, recovering siya. And, hope to see her soon. Oo. So, anybody else? Wala na? Wala po si Tita Malaya, Pastor. Pinapaliguan pa niya yung ano niya, yung alaga niya, nasa itaas. Bababa mamaya. All right. Ayun, si Malaya nandun sa... Ay, mag-picture pala kaya, tsaka video. Send niyo lang sa amin, kami na mag-i-edit. Okay, pa. Picture video kami na mag-edit tapos ipapakita natin sa Sunday. Nako, mag-expect tayo sa Sunday ng maraming tao, mahina dyan na 100, malamang panalala kayo. So alam niyo naman, pag-araw ng mga puso, hindi naman nanonood ng Super Bowl ang Pilipino. Highlights lang sa YouTube pinapanood nun, tapos kala mo ako nakapanood ng ano eh, kung so na malamang eh ano, maraming tao pa rin sa simbahan. Wag lang NBA finals ang katapat mo o kaya laban ni Pacquiao. Yan talaga. Sigurado zero ka sa simbahan. So, anything else? Wala na ba? Wala na. Katuwa lang yung ano eh, yung Obed's house eh, nakuha na nila yung ano, yung pinadala nating mga boxes. Eh ano, tawag nito. Ay, pati ito ang senior ko. Mali. Tawag nito, gaano yung mga bata na excited silang buksan. Alam niyo yan, parang pag may nagpadalang ano, box, balikbayan box. Anyway, let's start. Alright, alright. So, ipopost ko lang sandali. Lalagyan natin ng mga prayer request. All right, let's go back. Welcome to our Zoom prayer meeting. We're done with our praise support and prayer request. So, ito yung schedule natin. Don't forget, next week it will be Tita LV. So, tonight it would be Sister Darren. So, tayo magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Okay, Sister Darren, take it away. Mag-mute po tayong lahat at magbigay po tayo ng input mamaya pagkatapos mag-facilitate ni Sister Darren. Go ahead, Sister Darren. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang verse po na aking dadalhin po ay makikita sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sinabi dito, "And now these three remain, faith, and love, but the greatest of these is love." Sa Tagalog, sinabi dito na, datapwat ngayon na nanatili ang tatlong ito,
ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So, praise the Lord, at natapos na natin doon sa walk through the Bible, yung 1 Corinthians. And for sure, may mga idea na tayo, mga background, no, kung anong nangyari sa doon sa 1 Corinthians, sa book ng Corinthians. Actually, ang book na ito actually ito yung letter ni Paul para sa Corinth, no, the church. Tapos during that time, yung Corinth is in chaos. Maraming problema. At nagkakaroon ng division among members also. So kaya itong chapter 13 ng 1 Corinthians, actually hindi ito talaga na parang marriage na chapter or parang pang-love. Kasi minsan ginagamit ito eh. Maraming gumagamit na pang love portion lang. Pero actually, ang totoo, although na may pang love naman talaga na siya na portion. Pero yung point ni Paul dito is kung babasahin natin ang chapter 12, 13, and 14 is ang problem dito is in regards with spiritual gifts. So, ano po yung spiritual gifts? Ito ay galing sa Panginoon na binigay niya sa mga believer through the Holy Spirit. No, these are freely given by God. And this cannot be earned or merited. So, examples ng spiritual gifts, healing, discernment, languages, miracles, marami po ito eh. Marami po itong spiritual gifts. Kaya lang sinabi dito ni Paul, ang faith, hope, and love daw ang mananatili. Pero ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Kasi yung point dito ni Paul, sabi niya nga doon sa chapter 13, parang aanhin mo daw ang gift kung wala naman yung love. Walang kwenta ito. Kahit ipasunog ko pang katawan ko, kung hindi ako marunong mag-love sa kapatid ko sa pananampalataya, walang kwenta lahat ng ito. Kasi nga ang love, ito yung binilin sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo bago siya namatay. Sinabi niya doon sa John 13:34, "One love another as I loved you." So isang punto pa ni Paul dito sa chapter na ito, ay naging totoo at nakikita ang totoong love sa panahon ng problema. Kasi madaling mag-love kung okay ang lahat. Pero what if hindi okay ang lahat? Mananatili ba ang pagmamahal o pag-ibig? So, ang application ko dito, dapat maging sentro ang pag-ibig ni Kristo sa kahit anong aspeto ng ating buhay. At anumang sitwasyon, lalong-lalo na sa na isang katawan tayo ni Kristo. Lahat ng mananampalataya ay Kristo. Dapat magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa o ang tinatawag na we should take care each other. Kung isa sa ating mga miyembro ay nakikita natin may problema, dapat magkasama tayo sa pagdadamayan. At kung isa naman ay nakatamasa ng kagalakan, dapat tayo ay nagagalak rin na kasama niya. So, ang pag-ibig ay mangingibabaw sa lahat sapagkat ito ang mananatili magpakailanman hanggang sa eternidad. Hanggang makasama natin ang Panginoong Hesukristo, ang love nandun pa rin. At dahil binuhos ng Panginoon ang kaniyang pagmamahal sa ating mga nung kita ay naging Kristiyano. So, love has the ultimate role in the transformation process of being a born-again Christian. Yun lang po. May dagdag po kayo. Nakapainit, may dagdag po kayo. Thank you, Pastora. Ang ganda naman ng kanyang devotion. No? Yeah. So, actually, si Paul, no, siya, si Paul kasi isa sa
parang nilulook up ko talaga na ano eh, na biblical character eh. No, kasi we need to understand. I agree with Sister ano Darin, ano, kasi minsan yung mga Christians, they pick up yung mga verses not realizing yung the entire message, kasi sulat yan eh, sinulat ni Paul sa mga taga Corinth, and he's talking about love, no, in a superior way. Kasi pag tiningnan mo siya ng buo, ito yung buong chapter yan, yan, love the superior way, buong chapter 13, no. So dito sa first part, ito yung sinasabi ni Sister Darren kanina. Sabi niya, eh ano ngayon kung angelic tongues pa tayo, kung di naman tayo marunong magmahal, baliwala, di ba? Para tayong noisy gong and clanging cymbal. So dito, parang sa sulat ni Paul, sinasabi niya doon sa mga taga Corinto, kasi itong Corinth kasi na to, medyo ano to eh, affluent city to eh. Sa mga lugar na mayaman. Kaya nga, di ba sa EDSA, mayroong Corinthian Gardens. Doon kami nakatira dati. So, alam natin, mga mayayaman nakatira doon, di ba? So, dito, sinasabi niya na yung parang binigyan niya ng emphasis yung pag-ibig. Ano ba talaga yung pag-ibig? Pero, ang tinutukoy niya dito, yung pag-ibig ng Diyos. Eh. Kung paano tayo, paano natin gagamitin yung pag-ibig ng Diyos. No? In fact, ito specifically, no, itong verses 4 to 7, ito nga yung ginamit namin sa ano eh, sa kasal eh, no? Ay, love is patient, love is kind, love does not envy. Kumbaga, to, for you to be reminded na pag mag-asawa na kayo, balikan mo yung mga meaning ng love, no? Pero ito, agape love eh, kumbaga. So, nini-encourage yung mga taga-Corinth, no? Na, kumbaga, importante ang faith, hope, and love, pero above all, pinaka-importante, no? The greatest of these is love, no? Parang ano rin, halimbawa, yung magmakipamatok sa mga hindi mananampalataya, no? Minsan, ang focus natin doon, halimbawa, wag makipamatok doon sa unbeliever na wag tayo magpakasal. Yes, that is somehow true, pero yung message talaga ni Paul doon is more of engaging in business, engaging in transactions and everything. Kasi, it, ano eh, kumbaga, pwede kanyang ma-corrupt, ano, or something. Walang pinagkaiba yung sinabi na good characters bad characters corrupt good characters, parang ganoon. So yun. Kayo, anong masasabi niyo dito sa topic ni Sister Darren, no? Actually, sikat na sikat tong ano na to eh, verse na to. Laging to makikita sa mga bookstores. Diba, yung mga sinusulat sa bingbing, mga ganun, o kaya yung mga posters, di ba? So, kayo, anong masasabi nyo? Anybody? Sinong gusto magdagdag? Kayo, ano sa palagay nyo? Anong masasabi nyo? Kumbaga, parang panukat eh. Panukat na gamitin natin ang pag-ibig. Kumbaga, kahit maganda tayong magsalita, kung wala namang pag-ibig sa puso natin, para daw tayong ano, clanging cymbals or loud gong. No, parang ganun. Diba? Parang, di ba, yung nangyari ngayon kay Kibuloy, di ba, yung na ano siya ng ano, ng FBI, di ba? Pero preacher siya of ano, of the gospel, no. So iba kasi pag inabol ka ng NBI, FBI eh. Marang mabigat yung kaso mo, di ba? Eh ano pa naman, nag-ano pa tayo, mandatory reporter seminar. So ibig sabihin talagang mainit ang mata ni Uncle Sam sa ganyan. Kasi naalala niyo si Nasar, di ba? Yung Dr. Nasar ba yun? Sa Olympics. Anyway, anybody? And now these three remain. Faith, hope, and love. May kanta, there are three things that will remain.
Three things that will never ever change. May kanta yun eh. Anybody? Faith, hope, and love. Ano po, yung sinabi nga ni Ate Darren na pag nasa taas ka, you wouldn't really see kung sino yung totoong nagmamahal sa'yo or who truly cares about you until you actually, you know, na maranasan mong matapa or like you're at your lowest point. Mm-hmm. Then there you will see kung sino talaga yung nagmamahal sa'yo, who will actually care for you. Just like God, His love for you is unconditional. He doesn't care whether nasa taas ka or nasa baba ka. Mm-hmm. And yun po nakuha ko. I agree with Allison. Unconditional yung love, so dapat nagre-reflect yan sa atin. Base sa sinayar ni Sister Darren kanina, sa sinasabi ni Allison, na kumbaga pagka daw masaya ka, dapat nag-rejoice din tayo dahil masaya. May bagong trabaho si Aldri, si CJ, si Jairus, masaya tayong lahat, di ba? Kapag ka naman meron tayong kapatid na dumadaan sa kapighatian, eh tayo nakikishare din no ng sorrow, kumbaga nakikiramay tayo. That's the very essence of a church. Ayan. Kaya nga tayo may church. Yun yung very essence. Hindi lang yung basta magkikita lang tayo pag Sunday. Alam mo yun. Aawit, makikinig sa sermon, tapos kakain sa courtyard. It's more than that. Being a church is more than that. No, in fact, isa sa mga function ng church is to show and reflect the love of Christ. No, na ito nga yun, yung magpakita ng faith or sa Tagalog, pananampalataya. Sa Spanish ay fide. Tama ba yun? O Latin yun. Hope. Sa Spanish, esperanza. Ano ba? Hope ay... Ano ba sa Tagalog ang hope? Pag-asa. Yeah, Project 6. Pag walang pag-asa, walang Project 6. Or tsaka love, amor. Di ba? Pag-ibig. No? Pero ang pinaka greatest daw o nangingibabaw sa lahat, di ba, ay pag-ibig. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Diba? So, paano makikita sa iyo yung pag-ibig? No? You share the grief and you share the laughter and the joy. No? At hindi tayo, kumbaga, antibiotic doon sa ating kapatid na nakita natin bumili ng bagong sasakyan. Parang malungkot tayo. Kasi pagka, alam mo, may bumili na bagong sakyan, malungkot ka, i-check mo yung sarili mo. Ibig sabihin, may inggit ka sa puso. Di ba? Dapat ang reaction mo nun, kung talagang Kristiyano ka, masaya ka, di ba? Hindi, honestly, may bagong bumili ng bahay, may bagong may trabaho, may bagong may boyfriend na si ganito. Ano man? So, dapat masaya ka. Kasi pag hindi ka masaya, teka lang, may problema sa'yo. Di ba? Hindi, totoo yun. Kasi yun yung reflection ng pag-ibig eh. Diba? Kaya ako, kapag gustong-gusto ko makarinig ng mga testimonies, diba? O, halimbawa, narinig natin yung testimony ni Tita Fepot na pinagaling siya ni Lord. Diba? Diba lahat tayo ang saya-saya natin? Ngayon, pag nalungkot ka, eh may galit ka kay Tita Fepot. Diba, Tita Fepot? Diba? I mean, kasi i-check mo yung sarili mo. No, maganda nga yun. Maganda nga self-reflection yun. Kapag ka may bumili ng isang bagay, bagong cellphone, kotse, bahay, whatever, anong nararamdaman mo? Pagka nakakaramdam ka ng inggit, hindi tama yun. Dapat ang mararamdaman mo, no, bunga ng Holy Spirit, ha? At ayon sa attitude ni Kristo, dapat mararamdaman mo saya. Diba? Masaya ka. Oh, 'di ba sa mga sinabi niyo kanina, darating yung bena ni Sister Darren. Masaya tayong lahat, 'di ba? Kasi malay niyo may dalang danggit. 'Di ba? Oh, yung mga ganun, 'di ba, na maganda na yung puso ni Tita Amy kasi lagi nating pinagpe-pray, eh, 'di ba?
O, bagong gupit si Tita Jasmine. O, masaya tayong lahat. Hindi nga natin nakilala noong linggo eh. Nakatalikod na kasi paint ba to? Hindi ko nakilala kasi naka-face mask siya. O, mas happy tayong lahat, di ba? I mean, simpleng bagay, maliit na bagay. Dapat ang reaksyon ng puso mo, natutuwa ka. Di ba? Sa palagay nyo, may punto ba yun? Anong tingin nyo? Ganun ba yung nararamdaman nyo? Sige nga. Pag nakakarinig kayo ng isang bagay na wow. Or halimbawa, nagka-boyfriend si ganito. Eh, ba, pinagpipray niya, nagka-boyfriend na siya. Ay, nako, boyfriend-boyfriend pa. Tagal-tagal na, hindi nung... Eh, pagka ganun yung attitude mo, there's something wrong with you, di ba? Nawa niya ibig sabihin, kahit anong bagay ito, ha, kay maliit, malaki, hindi, mag-self-reflect tayo. Kumbaga, dapat ang attitude natin, oh, I'm so happy for you. Kanina nga, masayang-masaya ako, tinitinan ko yung mga bata, excited sila doon sa binubuksan nilang box na pinadala natin. Eh. Biro nyo, pinadala natin September, February na ngayon, na-stuck dito sa US, na-stuck sa Manila, na-stuck sa Jensen. So, ilang buwan yun bago nakarating sa kanila, di ba? Ang saya-saya nila. So, saya-saya ng feeling natin, di ba? Di ba, masaya ka ba pag marami ka nakikita ng tao sa courtyard? Right? I mean, ako, I'll be happy pag nakita kong madaming tao sa Koreans. Yung Koreans na, no? Church or English or Spanish or... I'll be happy kasi ano eh, isa lang naman business natin eh. Pero kapag nalungkot ka, ba't ang dami nila ngayon? Ba't mas madami na sila sa amin ngayon? There's something wrong, di ba? So, what do you think, guys? Tita Elby, anong tingin mo? Nangingiti ka eh. kapag hindi raw naubos yung pagkain, malungkot sila. Hindi po, ano kasi, nakikita ko po yun, yung pagmamahal sa ano sa atin, sa piging, lalo na po. Nakikita ko po yung pagpapagal nila, yung yeah. Love po yun eh. Kasi without the love, they can't do that. Kasi yeah. Ano bang pakialam nila kung magutom man yung magutom tayo. Pero that's because true. Of the love, di po pa. Tsaka nakikita ko din po. Nakamit kay tita. Ang inuuna po namin ang lahat ano po yung makakain sila lahat pag kahit na po minsan wala nang kanin. Wala na kami pong sa piging minsan walang kanin. So, masaya pa rin kami kasi ay naubos ng kanin, ibig sabihin gusto nila yung inihain natin. So ang saya lang po namin, iba po kasi yung pag ang pinagsisilbihan mo ang Panginoon at ang kanyang mga anak, eh parang ang saya mo lang, parang kahit napagod ka, kahit na napuyat ka sa pagluluto, pagpe-prepare, kasi linggo pa lang po, katatapos pa lang nilang ng piging natin, eh iniisip na po namin kung ano yung ipe-prepare namin. I know. Kasi hindi po ba ano yun, ang saya lang, yung parang wala lang, yung parang hindi ka napapagod. Kasi may pag-ibig po. Yun po ang pinaka-importante. Merienda na yan. Iniisip mo, no? At saka ang ano natin ha, ang piging natin ay sila ang gumagastos, hindi yung simbahan. Kumbaga out of the abundance of their heart, gusto nilang mag-bless ng mga tao, pero I'm sure nararamdaman nila ang balik niya mula sa Panginoon. Diba? Kasi it's a form of giving din eh. Alam niyo 'yun, so being generous, no? Plus makita mong they are physically fatigue na yan dahil sa work Monday to Friday. Tapos Sunday morning, aga-aga nilang darating. Tapos sasaing na, aga-aga, nalimutan lang i-on yung ano. Tapos, alam niyo, tapos tulak dito, tulak doon, buhat dito, buhat doon. So, I mean, they find joy. Kasi nagsiserve sila sa Diyos eh. Yeah. At masaya ka, di ba? So, yeah. So, yun yung pag-ibig eh, na binabanggit ni Sister Darin. At yun yung sinasabi nga ni Pablo sa mga taga-Corinth, na magbago kayo kasi masyadong, ano, hindi nyo na, iba na ang ibig sabihin ng love sa inyo. Hindi na yung tungkol kay Lord. Go back to your first love, di ba? Anybody else? Karoon pa kayong gustong idagdag?
Masaya ba kayo kapag ano, eh, mas yung masayang nangyayari sa ibang tao? Go ahead, Allison. Sino ba yun? Si Sister Jasmine? Si Alden na po may sabihin. Pero pala pala, yung love po is, di po ba yung, ano, yung basic na sinabi po ni Jesus, yung first, yung two commandments po niya is love God and then love your neighbor as you love yourself. So, very basic po. So, kung isipin po natin basic, pero minsan po mahirap gawin. Yung kasing two commandments na yan, eh, ni-rolled into one yung ten eh. Apo. Love God and then love God above all and then love your neighbor as you love yourself. Kasi dapat ano maintindihan natin kung gaano mo kamahal yung sarili mo. Kasi obviously lahat tayo mahal natin sarili natin. Diba? Lahat tayo naliligo araw-araw kasi mahal natin yung sarili natin. Ayaw natin babaho tayo. Ano. So, ganun din yung ano, yung pagmamahal araw-araw. Kumbaga, ganun din yung pagmamahal natin doon sa ano sa ano ganun din dapat yung pagmamahal natin doon sa kapwa natin. Ayan. So yeah, isang manifestation nga dapat masaya tayo na kapag ka umuunlad or merong bagay na nangyayari sa buhay nila. Okay, alam niyo yun, o ganun. So, halimbawa, alam niyo kasi yung mga ugaling Pilipino na ano na, uy, bumili sila ng color TV. Di ba yung sa mga, ano, sa mga comedy, mga sitcoms, mga ganun. Bili rin tayo ng comedy, ano, bagong TV, mga ganun. Parang inggitan, di ba? Pero dito, ibang-iba yung sinasabi ni Paul eh. Di ba? Kumbaga, you should ano, rejoice doon sa ano, sa mga dapat na mag-rejoice kayo. At samahan mo rin sa paghihati yung kapatid mo kapag ka nalulungkot. Di ba? Anything else? Nana? Pastor. No, parang mahiwaga ang laban, no? Kasi ang Diyos, hindi natin nakikita. Din pero nararamdaman natin na mahal natin siya, tsaka nararamdaman din natin ng love niya sa atin kahit wala siya, hindi natin siya nakikita. So ang love hindi na ma-manifest lang sa words ganyan, kundi sa puso talaga ang gagaling ang love. Mm-hmm. Opo. Actually, ang love, isa sa mga rekado niya ay faith, no? Kaya faith open love eh. Kasi ang meaning ng faith, di ba sa Hebrews 11:1 ba yan? Faith is something that you hope for that you do not see, pero alam mo nangyayari, mangyayari. Di ba? Yun yung faith kasi meron kang pananampalataya. No? At kumbaga, it takes faith para mas maintindihan mo yung love. Di ba? Na kumbaga, kasi nga, hindi mo nakikita ang Diyos eh, physically. No? Pero sabi nga ni Tita, ramdam mo. Kumbaga, meron kang satisfaction sa heart mo. Now, for example, yun nga, nagpakain ka doon sa piging, yung parang pagod ka physically, pero meron kang spiritual rest. May satisfaction ka sa puso mo na parang, alam mo yun, parang may yumayakap sa'yo na Panginoon na parang sasabing good job, masaya ako sa ginagawa mo. And nothing beats that feeling kasi. Honestly, alam mo yun. Kahit bilan mo ako ng bagong motor o sasakyan or magandang 15-bedroom na bahay, kumbaga, nothing beats pa rin yung feeling ng satisfaction na kasama mo yung Panginoon. Di ba? Sabi nga ng Bible, better is one day in your court than 1,000 elsewhere. Di ba? Isang araw lang sa harapan mo, sa courtyard mo, Panginoon, okay na ako. Kesa thousands of days or years sa ibang lugar, hindi naman ako masaya. Di ba? Ako naiintindihan ko yung nararamdaman ng piging, yung overflowing ng love. Kasi nakikita ko doon, hindi lang yung sinusunod nila yung Panginoon, napi-please nila yung Panginoon, nabubuo pa yung friendship nila. Kumbaga, makikita mo yung kanilang ano, yung teamwork, yung kumbaga makikita mo yung kanilang
Alam mo yung simpleng may Bain Marie lang sila, saya-saya na nila, yun na yun, panayang linis sila na sa Bain Marie. Mapupudpud na nga yun, makapunas nila. Ayun, ganun ang simpleng bagay na kapagpasaya sa atin, di ba? Hindi naman kailangan ng mamahaling bagay para sumaya talaga, sa totoo lang. Diba? Actually, ang courtyard sa akin, ang ano ko dyan, ha? Para sa akin, pag nasa courtyard ako ng alas 11 ng umaga, it's ano, a taste of heaven. Alam mo yan? Kasi it's like parang a glimpse of feasting sa heaven. Tapos ang ganda pa ng courtyard natin. Plus, alam nyo ba, walang gumagamit ng courtyard. Tayo lang talaga ang gumamit ng courtyard regularly. Na, kumbaga, hindi rin naman natin inisip yun. It just happened na binigay ng Panginoon sa atin na gano'n. Even nga yung harapan ng office eh. Hindi nga sumagi sa isip ko, ewan ko, na-experience yun. Sumagi ba sa isip nyo yung mga luma na si Tita LV, Pastor Bert, Tita Fepot, sina mga Cruz, kayo mga nauna eh, di ba? Sumagi ba sa isip nyo na magkakaroon tayo ng gathering sa harapan ng office natin? Hindi, di ba? As in, dinadaanan lang natin yun. Eh. Kasi ang dating daan, hindi doon sa Wiley sa gilid. Doon talaga doon sa may ano, sa may hall doon, sa may ano, sa may sa LAUSD. Tapos papasok ka doon sa likod ng Wiley. Ganun talaga, daanan lang 'yun. Hindi sumagi sa isip ko na pwede tayong mag converge doon o magkaroon ng fellowship. No. And in fact, pag nandun tayo, I feel so happy. Hindi ko sakita kayo mga bata, tatakbuhan, lalaro. Di ba? Yung ginagamit nilang pushcart, yung pushcart lang ni Nick na ano, na galing sa grocery, masaya na sila nun. I mean, walang bayad yun. Di ba? Ewan ko kung nakakauwi pa si Rena dahil iba't iba gumagamit ng kanyang ano yun, scooter. Ewan ko kung may charge pa yung pag-uwi. Ayun, yun lang, masaya na yun. Kumbaga, you find happiness and ano, contentment sa Panginoon. Yeah. Ganda, ang ganda yung senior ni Sister Darin. Daming pwedeng pag-usapan. Anything else? Wala na? Move on na tayo? Sige. Excuse me. Manalangin na tayo. Let's start with our general prayer. Ako na po ang mangunguna. Sige. Tayo po ay manalangin. Let's put ourselves in the presence of God. So find your most comfortable place. At isa-isa po tayong manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful evening. Our upper Zoom prayer gathering. Salamat, Panginoon, dahil po every time na mananalangin kami, meron kaming parang point of release na hindi namin maintindihan. Every time na mananalangin kami, Lord, parang kami yung imbis na makabless kami, mas nabibless kami, napapahinga kami, nakausap ka. At saka isa pong special na moment para sa aming lahat na makapaghayag na nararamdaman namin, mailapit sa inyo yung mga pangangailangan ng ibang tao. Panginoon, sa gabi na to, tinataas namin ang pangalan nyo. Kayo po ang hari ng mga hari. Kayo po ang Panginoon ng mga Panginoon. At dakila po kayo sa buhay namin. Kayo po ang handa laging sumaklolo sa oras ng pangangailangan namin. Sa oras ng kalungkutan, sa oras ng problema, nandyan po kayo. Sa oras ng saya, sa oras ng blessings, ng biyaya, nandyan kayo. At in fact, sa inyo lahat ng gagaling ng biyaya. Sa gabing ito, Panginoon, meron po kami mga nagawa, naisip o nasabi na alam namin na hindi kaanya-anyaya, Panginoon, sa inyong harapan. Humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, at pagkalinisin niyo po kami sa banal ng Panginoong Jesucristo. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na umarap sa inyo at sabi niyo po, the prayer of a righteous person will be heard by you.
Gawin niyo po kaming righteous dahil hindi kami ganap na righteous or karapat-dapat na maging righteous. Pero dahil sa inyo, sa banal mong dugo, ay binigyan mo kami ng righteousness, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga praise report na natanggap namin, sa mga praise report pang darating, at sa mga bago pa namin sabihin ang panalangin ay inyo pong dinilig na at saka po sinagot. Panginoon, dalangin namin unang-una ang Peru, Panginoon, na nag-suffer ng lately lamang ng earthquake. No, dalangin namin, Panginoon, na total recovery at patuloy niyo po silang mag-provide, no, ng kanilang pangangailangan, Panginoon, sa mga devastated areas. Dalangin namin si Pastor Greg. I'm sure he's very concerned dahil kanyang homeland yon, Panginoon. Doon siya lumaki. At magpala po kayo. Gamitin niyo po ang mga tao na meron pong kakayanan na tumulong para po itong mga tao na to ay mabigyan ng tulong agad. Dalangin namin, Panginoon, ang pandemic na patuloy na matapos. Salamat at bumababa, pababa ng pababa ang mga affected, Panginoon. Dalangin namin lahat ng frontliners at essential workers na kayo po ang mag-alaga at mag-ingat sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, ang umiiral na racism, prejudice at saka mga hate crimes, Panginoon, na kayo po ang mag-ingat at magpatigil sa mga ganitong kaisipan, Panginoon, na bumabalot sa mga tao. Dalangin namin na inaangat namin sa inyo lahat ng mga world leaders na maghinahon at huwag magkaroon ng gyera, lalo na sa Ukraine, sa Russia, at ang US, Panginoon, ang China at ang Pilipinas. Dalangin namin si President Duterte, si President Biden, na bigyan niyo po sila ng wisdom at kalakasan para pumamuno sa mga bansa na tinuturing naming inang bayan, Panginoon. Dalangin namin ang spiritual revival, peace for Jerusalem, ang Great Commission na tinatakbo ng aming simbahan at aming denomination, ang mga missionaries namin, Panginoon, around the world, lalo na yung mga Nazarene missionaries, Panginoon. Ingatan niyo po sila, provide for them, and use them mightily for your kingdom. Inaangat namin sa inyo, Panginoon, lahat ng mga members ng LA PhilNAS, kanilang mga pamilya, at yung mga attendees, Panginoon, protect them from COVID-19, mga aksidente, iba pang mga sakuna, iba pang mga harm, Panginoon, and provide for them, Lord God, kung man yung kanilang mga pangangailangan. Ito po ang dalangin namin in Jesus' name. Amen. And amen. Inadalangin namin, Panginoon, ng, sa gabi na to, Panginoon, ang ilang members ng aming church, Panginoon, sa gabi na to, Panginoon, ay tinadalangin namin particularly, Panginoon, ang mga Ascaraga, Panginoon, si Lola Elena, na patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan ng kanyang pangangatawan. Give her more long life at ilayo niyo po siya sa sakit at COVID-19. Dalangin namin si Giselle, Panginoon, na nag-aaral ngayon at bigyan niyo po siya ng katalinuhan, kalakasan matapos sa kanyang pag-aaral. Matataas na grades, Panginoon, at ang puting pangangatawan. Dalangin namin si Brother Noel, Panginoon, na ginagamit niyo sa basketball ministry. Patuloy po niyo siyang gawing kanilang tatay doon, kanilang shepherd sa basketball ministry, at marami po kami madala tuwing linggo mula sa basketball ministry. Dalangin namin, Panginoon, si Tita Josie, na pagpalain niyo po ang puso niya. Bigyan niyo po siya ng maraming opportunities, Panginoon, pagpalain niyo po siya kagaya ng pagpapalang pinapakita ng puso niya, lalo na sa piging, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, si Sister Len Bermudo, na sa kanyang pag-iisa, Panginoon, lagi niyo po siyang ingatan. Yung tuhod niya, pagalingin niyo po, Panginoon. At palagi niyo po siyang ingatan sa pag-uwi, sa kanyang pagsakay sa bus, sa lahat po ng kanyang ginagawa, Panginoon. At ganun din, Panginoon, dinadalangin namin sa inyo ang aming Church of the Nazarene na pangungunahan po kami ni Sister Darren. Ito lang po.
Heavenly Father, salamat po Lord sa gabing ito na nakarinig po kami ng inyong salita, Panginoon. Pag-ibig po ay mangibabaw dapat po sa amin lahat. Panginoon, papasalamat po kami dahil kami po ay tinawag mo sa pamagitan ng iba na ng patibang gawain namin, Panginoon, para sa iyong kaharian na magagamit po namin, Lord, ang itong mga gifts na ibinigay mo, Panginoon, para mapalaganap, Panginoon, at mapagyamanin, Panginoon, ang iyong kingdom. Lord God, we are praying for these church leaders and pastor, Lord, from the general superintendents, Duarte, Graves, Busik, Crocker, Chambo, Sunberg, district superintendents, Pastor Greg, senior pastors, associate pastors, the board, Sister Girlie, Sister Fe, Sister Minda, Sister Fepot, Sister Rachel. Also, we are praying for the Latinas from Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Abe, Pastora Christine, Pastora Cled. And also, Lord God, we are lifting it up to you, the LAF English from Josue, Dan, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro. Also the LA First Spanish, Pastor Juan, Pastora Lina, the LA First Praise South Korean, Songdae Kim and David. Also we are praying for LA First Arise North Korean, Pastor Jong Wan Lee, the MCB Star, Curtis, Nick, Charles, Maynor, Citizens of the World Charter School, Serverland, Pinoy Pastors and Churches, Covenas, New Hope Nas. Lord, we are praying for these people that you have called into ministry, Father, to be leaders and teachers, Lord God, in your church. Lord, may you keep your call fresh in their hearts, Lord. Renew and refresh, O God, the spirit, Lord God, that they can work easily, Lord God, ahead. Also, Lord God, we are praying that you may give them, Lord, your counsel to them, that they can counsel also, Father, to all the members in the church spiritually. And also, Lord, fill them with patience, peace and joy in their hearts, Lord God, in their works. And also, Lord God, we are praying for that may you grant them the wisdom, understanding, and knowledge, Lord, as what you have given to Solomon, that they may be able to share the word of Christ, Lord God, in the hearts, Lord God, of your people. Lord God, these people needs your help, Lord. We all know, Father, that hindi po sa lahat ng pagkakataon sila po ay malakas. May times din, Panginoon, na sila ay nanghihina din, Lord. But we are, Lord God, hoping that you are the Lord, Lord God, that you will give them the strength always, Lord God, that they are needed. And also, Lord, we are also praying that you may give them direct instruction, Lord God. Lord, we are praying, Lord God, this pastor and church leaders, Lord God, so that they may do their work, Lord God, and lead the people, Lord God, into your kingdom. Lord, this is all we pray in Jesus' name. Amen. 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 Lord, we pray also for, we thank you dahil pinagaling niyo na po si Pastor Juan at Pastora Lina sa kanilang sakit. Nakabalik na po sila, Panginoon, ng Linggo. Maraming salamat po. Patuloy niyo po silang koberan, Panginoon. Dalangin namin pag-retire, Panginoon, ni Pastor Songdae Kim at makahanap po sila ng bagong senior pastor para sa South Korean, Panginoon. Dalangin namin si Charles, Panginoon, na nasa ospital na meron po siyang paralysis mula waist down.
Dalangin namin na pagalingin niyo po siya at makatayo po siya agad at makaalis siya sa ospital. Tinataas namin, Panginoon, sa inyo si Maynor, yung kanyang kapatid na si Silvia na nagsasuffer ngayon ng anxiety, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng liwanag sa kanyang isipan at panatiliin niyo po siyang makabalik po sana siya, Panginoon, sa kanyang sariling independent na pamumuhay, Panginoon. Makalabas po siya ng facility agad, Panginoon. Dalangin namin si Pastor Christine, Panginoon, at si Brother Conrad. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng kalakasan sa kanila sa pag-aalaga ni kay Erza dahil na sa kanilang bagong silang na sanggol, Panginoon. Dalangin namin sa kanilang pag-rest, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang ingatan sa COVID-19 at pagpalain pa, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangailangan. Dalangin din namin, Panginoon, ang Covenants at ang New Hope Nas at iba pang mga pastors, Panginoon, sina Pastor Sunny at saka si Pastor Don, di, Panginoon, na ingatan niyo po sila, Panginoon, at bigyan ng kalakasan pa lalo sa kanilang ministry, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Now let's go to complete healing, provisions, comfort, and peace. Paungunahan tayo ni Brother Jairus. Lord, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa iyong loving mercy at comfort mo po sa aming Lord. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng mga bagay na nagawa namin na hindi po pleasing sa inyo, Lord. Lumalapit po kami ngayon, Lord, sa inyo na humihingi po ng lumalapit po sa inyong healing hand, Lord, ngayon. Kayo po lagi ang hinihinga namin ng tulong sa weakness at sa oras po ng pangailangan, Lord. Hinihiling po namin na bigyan niyo po ng stronger heart, Sister Amy, Lord. Ang puso po na hindi lamang nagbibit ng malakas, Lord, but also a heart that resonates your goodness and love through others, Lord. We pray for complete healing of all surgical wounds, Lord, and protection from all kinds of infection and complications, Lord, for Sister Fepot, Dean Yu, Boyet, and Boyet Mariano, Lord. We also pray that you heal Miss Krieger's swallowing problem, Lord. Restore her body and make her whole again so that she may also proclaim your goodness, Lord, yes, through her mouth. We ask that you heal Pastor Bert's veins and mass in his body. Bigyan mo pa po siya ng lakas, Lord, at healing, and let your Holy Spirit, Lord, na mag-flow po sa kanyang mga veins at dito po sa mga masses na ito, Lord. From head to toe, ma-disintegrate po lahat ng mga mass na ito, Lord. Nothing is impossible with you, Lord. And keep him free from any other illness or complications, Lord, so that he will be able to continue, Lord, na ipalaganap pa po yung salita mo po, Lord, sa mas marami pa pong tao, Lord, and be a blessing to others. Yes. Through his life, Lord. We also pray that you also disintegrate, Lord, yung mga cyst na kay Sister Fe Dumuk sa kanya pong left eye, kay Corazon Pineda sa kanya pong tainga, at sa bibig po ni Jasmine B, Lord. I-restore mo po yung function ng kanilang mga pangangatawan. In Jesus' name, we claim na yung mga cyst po ito, Lord, ay mawawala po sa kanilang katawan at hindi na po babalik, Lord. And also, please grant Sylvia, Lord, peace of mind, Lord, and pakalmahin mo po yung kanyang troubled heart, Lord. Bigyan mo po siya ng lakas at clarity sa kanyang isip, Lord, through your Holy Spirit para po malaman niya yung kanyang purpose and walk the path you laid out for her, Lord. Let your will be done in her life, Lord. And we also pray that you protect the family of Lola Pe, that the COVID-19 virus do no more harm to their bodies, no complications, virus, Lord. And we also pray for Nenner Meho, who recently had stroke. May you restore her muscles free from any deficits, Lord. May you also touch the lives of the therapists and the healthcare providers as she also progresses with her recovery. We pray for Mayor Pagyo na meron pong sakit sa kanyang ribs, sa kanyang likod, at sa kanyang knees na nag-aday sa kanyang tuhod. Hipuin mo po yung kanyang mga
doktor as they figure out kung saan po nanggagaling itong mga kasakitan na ito, Lord. We claim na ito po ay hindi malalang sakit, Lord, na mawawala po itong mga pain na ito, Lord, in Jesus' name, Lord. And also, as habang pinagagaling mo po itong silang lahat, Lord, may they also ang mag-glorify sa kanilang mga buhay, Lord. At sila po ang maging mga examples po ng inyong goodness, Lord. Makita po kayo sa kanilang mga buhay. All of this, we pray in Jesus' name. Amen. 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 Panginoon, dinadalangin ko rin, Panginoon, yung aking right elbow, yung aking pain, na pagalingin niyo po agad, Panginoon, para makasali po ako sa basketball at makapag-minister ako at makapag-disciple doon sa aming ministry, sa Gilas Ministry, Panginoon. Dalain ko rin, Panginoon, na mas tulungan niyo ako, Panginoon, na magbawas ang timbang, Panginoon, para mas mahaba pa po, Panginoon, yung aking ministry. Dinadalain ko rin, Panginoon, yung anak ko, si Joe, Panginoon, na nagsasuffer, Panginoon, ng anxiety ngayon, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa puso niya, Panginoon. Ito po ang aming samot-saring dalangin in Jesus' name. Amen. Sister Rachel? Lord, maraming salamat po sa araw po. Pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa mga blessings po that at tatanggapin pa po namin. Maraming salamat po sa mga buhay ng bawat pamilya na narito, O Lord. Lalong-lala na po si Ate Darin na nag-share po ngayon ng word niyo, Lord. Ibigay niyo po siya 100-folds, siya po at kanyang pamilya, Lord. At maraming salamat po sa salita niyo, Lord. Maraming salamat po sa pag-ibig niyo. At turuan niyo po kami, Lord, na maging consistent din po, Lord, sa pag-ibig namin sa inyo, pag-ibig namin sa mga pamilya namin, sa mga kaibigan namin, at sa mga neighbors po namin, O Lord. Pinapanalangin po namin, Lord, ang mga taong ito, starting with Stephen, Lord, na kagagaling lang po sa bunion surgery, O Lord. Pagalingin niyo po yung kung anumang sugat nang merong siya, Lord. Ilayo niyo po siya sa any falls or accidents dahil po alam po namin na injured po yung kanyang leg ngayon. At tanggalin niyo rin po yung fluids and lungs po ni Brother Robert Marco, O Lord. And then si Abundia Palingping, Lord, na nagre-recover po ngayon, Lord. Kung ano man po ang mga pinagdadaanan nila, kung may mga pain man po sila, Lord, tanggalin niyo po ito, Lord. Pinapanalangin din po namin si May Acosta na may back pain, si Alice Adenbrook for healing, O Lord. Si Wina and Karen na may multiple lumps. Si Leonila Samson and Juanita Feliciana na may dementia, O Lord, alam po namin na tayo lamang po ang makakapagbabalik ng mga memories po nila, O Lord, and ingatan niyo po sila sa araw-araw po nila na pamumuhay, O Lord. Pinapanalangin din po namin si Romy Giwa, Danny Munoz, Jennifer Feliciano, Tess Dono na may kidney problems, O Lord, at dinadagdag po rin po si Ate Criselyn Ibarra, Lord. Alam po namin na kung nasa Pilipinas man po sila, alam po namin na mahal po yung pagdadialysis, O Lord. At alam po namin na kayo po ang magpo-provide sa kanila, O Lord. Pinapanalangin din po namin si Minda Rica Franca na nasa ICU po ngayon na may pneumonia, O Lord. At si Ben Acosta, pinapanalangin po namin yung provision niya para sa kanila. Hipuin niyo po, Lord, yung mga doctors and nurses, mga therapists po na humahawak sa kanila, O Lord. And i-cover niyo po sila ng Holy Spirit para po tulungan ang mga taong ito na gumaling po sila sa anumang pong karamdaman or sakit na pinagdadaanan nila ngayon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Pastor Bert. Nakamute po kaya, Pastor. Complete healing from cancer. Lord, ito po yung mga sumusunod na mga pangalan. Bago pa lang namin banggitin ang pangalan nila. You know them very well, Father God. Amen. And we don't even know where they are right now. And the line na yung Panginoon na we know that this cancer is a really, oh God, it's detrimental sa mga buhay ng aming mga
kaibigan na ito, Panginoon. Lord, lalo na na they're in pain. And sometimes, Lord God, na maging yung mga pamilya nila na nagbabantay sa kanila ay apektado din, Panginoon. So, Lord, would you, Father God, alam namin walang cancer, walang lagnat sa inyo, Panginoon. Ang dalangin namin, O Diyos, na even in this time, sa kanilang karamdaman nito, Panginoon, na ang iyong pag-ibig pa rin, Panginoon, ang kanilang maranasan, Panginoon, Lord. We pray that your comfort, Father God, that your love will not be only an abstract to them. Iparanas niyo po, Panginoon, talaga ang iyong pag-ibig sa kanila, Panginoon. Na maramdaman nila, Panginoon, na even in this time na sila'y nagsasuffer dito sa karamdaman ito, Panginoon, ikaw ang kanilang maranasan, O Diyos. And we pray, Father God, na heal as well, Father God, their soul. Kung hindi pa sila kumilala sa inyo, Panginoon, na mahalaga, O Diyos, kahit na sila ay bawian ng cancer nito, ang mahalaga, O Diyos, ang kanilang mga kaluluwa. Lord, would you, Father God, na use somebody, Lord, to share your words to them so that they will come to know you as their Lord and Savior. So ito yung mga sumusunod, Lord, as we mention their name. Father God, would you extend your loving arms to them, towards them? And Lord, as well, heal their soul, Father God. Si Alet, si Bina, si Senit, Sarabia, si Elaine, si Aisa Madlang Awa, si Angie Golden, Regina Crowley, si Mila, si Lynn, Daniele, Sila Tulipat, Don Ricila Torres, Dianes, Asban, Mike C, si Tita Pepot, and Mr. Edgy. Lord, salamat po, Panginoon, na alam na yung Panginoon na ikaw ay kanilang naranasan na, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at ang iyong kaligtasan at ang iyong mayamang biyaya, Panginoon. And someday, if ever we will meet them, Father God, they will give you the highest praise and glory to your name, ang lahat ng mga ito, Panginoon. And we claim your healing as you have promised, Lord, sa kanila. In Jesus' name. Amen. 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 Let's go now to personal supplication. Brother Alvin. Basta wala. Brother Alvin. Thank you. And thank you, Lord, answering our prayer. Na the people that we are praying, Lord God, you know them, each one of them, you know their needs, Lord God, and we pray that you'll answer all this prayer. I'm sorry. I'm sorry. Okay, let's go. Okay, pray for Pastor Kled, who's hunting for law school, Lord God. Guide her steps, Lord God. May she choose the right school for her that is according to your will, Lord God, that she will be she will benefit a lot, Lord God, from the school, and she'll be able to finish law school with flying colors, Lord. And we pray for Joe for the college semester, Lord. We pray for our family, the Madrids, para Santillan, Ecois, JC Carter, Joey. We pray for new homes, Lord God, for better space, a space that will a blessing, Lord God, that we may be able to accept visitors, Lord God, para i-bless din po sila.
para rin po makapag-host ng gatherings or Bible studies or prayer meetings as well, O Lord. And Lord, we pray for Mr. Alcaraz, Lotto El Deliverance, Lord God, na tanggalin niyo po yung spirit of gambling sa kanya po, Lord God. And we pray for the Bugayan family, Calvis family, C family, the Mesa family, for comfort and peace for passing away of loved ones, Lord. May you give them comfort and sana po ay malagpasan po nila itong season of grieving, O Lord God, na mahanap po nila yung peace within, Lord God, na sa inyo po magagaling ang peace, Lord. And na matapos na po yung lungkot, Lord God, for you are our joy, Lord God. Mahanap po nila ang joy within you and within the church and within the family members who are still with us, O Lord. And Lord, we pray for Clyde, Earl, relationship with God, health and protection in the military, Lord. We pray for Joey and John for salvation and deliverance. We pray for these people na magkaroon po ng deeper and more meaningful relationship with you, Lord Jesus, Lord God. Please take off the scales from their eyes, O Lord God, that they may see the true you. They may see their true purpose in life, Lord God, that you may use them even more for your glory, Lord Jesus. And Lord, we pray for Giselle, CJ, Rena, and even Allison for preparing for the DMV test para po makapag-drive na po sila. It would be a big blessing po sa kanila to be able to be independent sa kanilang travel, to be able to go to destinations that they need to be, and even give rides to other people who still can't drive or that are needy, and the elderly, Lord God, that it will be a ministry for them also. May you bless all these people, and may these be living testimonies, O Lord God, that you may be given all the glory, for you are worthy of our praise, in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we also lift up to you the family of Sister Tess Victorio for the passing away of her brother na nasa Pilipinas. Comfort and peace sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan, na kung saan sa linggo ay magkakaroon ng simpleng salo-salo, Panginoon, at celebration of life. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang mag-minister sa pamilya na ito, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. So, Jasmine? Yes, good. We praise you, worship you, we love you, Jesus. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng mga nakasalanan na nagawa namin sa isisulat at sa gawa. And maraming salamat po sa pagmamahal ninyo. Maraming salamat po sa araw na ito na marami kami natutunan kung gaano ang pagmamahal ninyo sa amin, oh God. And we pray for protection po para kay Bia Plan, Christina San Buenaventura, Joanne de Mesa, kay Tara, na maging healthy po itong mga mother na safe delivery and normal sila pagdating po ng time na nila mga anak po, God. And yung mga babies po nila is maging healthy, na hindi sila masesaryan, God, na maging normal sila lahat. And God, protection din po para na hindi sila mahahawa ng COVID, God. And yung family din po nila, protection din po sa kanila. And all friends and families who are frontliners and essential workers, Lord, protection po ninyo sa lahat ng mga frontliners, ang mga doctors, nurses, firefighter, policemen, and lahat ng mga essential workers na exposed lagi sa mga maraming tao, God. Na palakasin niyo ang kanilang mga immune system, God, na hindi sila magkakasakit po. And their family din po pala. And God, tinataas ko rin po for provision para sa mga business ng Unica, Retailo, LNG, Nursing Group, Aerotechnic, na palaguin po ninyo ang kanilang business, God, upang sila ay mas marami pang matulungan ng mga workers. And lalo na ngayon na marami na wala ng trabaho, God. And God, ang Evangelistic Broadcast Ministry, Radio LA,
QT Podcast, Freedom in Christ God. I-bless nyo rin po itong mga station na ito na marami silang maparatingan ng salita ninyo, God, salvation para po sa mga nakikinig, and protection din po sa mga tao na ito na ilan nyo sila sa COVID, na maging healthy po parati sila, and sa family din po nila, na mas marami pa silang na-share na salita na galing sa inyo, oh God. In Jesus' name we pray, amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Lord, we pray for more job opportunities, provisions sa mga papers and everything na pangailangan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang provider namin sa lahat-lahat. We pray, Lord God, na magkaroon ng reunion, na ma-approve agad yung mga petitions and mga applications from sa the family of Jorel, Panginoon, at ang kanyang pamilya. Sa pamilya ni John, yung kanyang mag-ina na makarating agad dito. Kami po ay magbubunyi at magsasaya pag nakita namin sila, Panginoon. At yun po ay kayo lamang ang tanging dahilan, Panginoon, na pwedeng mangyari yan. Dalangin na, Panginoon, ang interview ni Stephen, na kayo po magbigay ng lakas ng loob sa kanya at ng karunungan para masagot niya lahat ng tatanong sa kanya, Panginoon. Dalangin namin si Adreline, si Shellan, si Vicky Wage, na kung ano man yung mga needs sila, Panginoon, sa mga provisions ay i-provide niyo po, Panginoon. At kayo rin po, Panginoon, na magbigay daan, Panginoon, para po yung opportunities na kailangan nila ay masakap, may sa kamay nila, Panginoon. We pray right away, Lord God, papasalamat kami sa pagbigay ng citizenship kay Jaya. We pray right away na makarating si Derek dito, yung husband niya, Panginoon, para magkaroon sila ng reunion at magsimula ng isang masaya at makatiyos sa pamilya, Panginoon. Dalangin namin na patuloy silang lumago, Panginoon, sa pananampalataya nila, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na lahat ng aming pinanalangin sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na hindi lamang mabless ang puso ng maraming tao, kundi mabless ang puso namin at mabless ang puso ninyo, Panginoon. Ito po, dinadalangin namin lahat sa banal na pangalan ng Panginoong Jesu Cristo. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Ayan. Ayan. Good evening. Good evening. So, picture, picture. Nabanggit ni Sister Darin yung spiritual gifts after naka-line up kung ituro yun eh, yung mga spiritual gifts, no. Tapos merong website kung saan pwede kayong mag-log in, tapos merong spiritual gift test para malaman niyo kung ano yung spiritual gifts ninyo. So yun, ikukunin niyo yung test na yun para baga malaman niyo yung ano. At saka madaming klase kasi ng spiritual gifts. Maganda mapaalala yan at maituro sa ating lahat. Alright. So, picture, picture. Okay, 1, 2, 3, smile. There you go. Salamat, salamat. At Biyernes, ano ba tayo? Genesis 35 na ba ata? Oh, so 35 or 36? So 35 po. 35 po. Oh. So kita-kita sa Biyernes, tapos sa Sabado, sa Linggo. So kita-kita tayo. At be excited sa Linggo na to. I'm sure madaming gagawin ng Panginoon. Meron nga pala tayong guest, special guest na kakanta ng Ikaw ang na-na-na-na-na. So may special guest tayo, no? Malay yun, si Martin Rivera yung dumating, di ba? Yes, sir. Happy anniversary. Ay, thank you, thank you. Apo, apo. Salamat, salamat. Happy anniversary po sa inyo. Yeah, happy birthday din kay Stephen. Happy birthday kay Stephen. Happy birthday, anniversary. Stephen. Ay, saan tayo sa anniversary? Doon pa rin tayo. Sa courtyard. Ay, nako. Ala, naghang. Naghang. Hinawa ko si Coach
Nawala yung ano ko. Hello, sorry, sorry. Sorry, naghang. Happy birthday, Stephen. God bless you guys. Salamat. Bye-bye. Good night. Bye. Bye.